naaarangkada na! Kaya tayo na! Dahil buhay na ang mga dugo ng mga taong maagang gumising! Isisigaw na ang sigaw ng sambayanan! D.W.I.Z. Pinoy Gising! Kasama ang opisyal na gisingero ng bayan. Gising ang kahit na sino. Kasama si Drew Nasino. Live sa D.W.I.Z. Radio. D.W.I.Z. Regional Integrated News Nationwide. Live din sa Facebook at YouTube. Panoorin din ang live sa Aliw 23. Tayo na! Aba, umaga na! D.W.I.Z. Pinoy Gising! Araw-araw, gising! Monday to Friday, 5 a.m. Sabayan ang kainan ng mga may init, trendy, viral na mga balita. Tumambay sa isang programa na only ang pagbibigay ng balita at impormasyon. Nasa opisina ka man, nasa labas, nakasakay papunta kung saan. On air at online. D.W.I.Z. Balitang Bayan ni David Oro. Tama, kasama ang pangalang pinagkakatiwalaan ng bayan, si David. David Oro. Pakinggan nationwide sa lahat ng D.W.I.Z. sa buong Pilipinas. Panoorin din ang live sa Aliw 23 sa D.W.I.Z. Facebook, YouTube at D.W.I.Z. News website D.W.I.Z. Balitang Bayan. Updated. Bagong-bago. Mga balitang wala pa sa wall mo. D.W.I.Z. Balitang Bayan. Ito na ang opisyal na tambayan natin. D.W.I.Z. Balitang Bayan. Monday to Friday, 12 noon. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Se minutos kasumpalan na alas 6 ada kabuasan pangiparuntal na programa tayo early in the morning. Agaw na Sabado pizza 14 ada bulan na Oktobre taon 2023. Special edition na sa programa tayo Ikarma Health Option. Nakaiba tayo si Dr. Glenn Soriano na Ikarma. Ya, si Katoy kaantabay tayo at saray kabiyangan, saray advices, tan konsultasyon on the air, tan aray pasyentin o ulladya at istasyon. Ya, mampacheck up libre. Aad kinan na Dr. Glenn Soriano. Kanya nuwala rabil bilang so lilik na inyuratan at gabayuran na nakapituyawan nuna pituyawan tawag kilabat at 0920-954-8473 o dino 0968-677-7070. 70. Tamin ilaratan niya lilik na inyo at ibatan ilaratan
na Dr. Glenn Soriano, mangitir si kayo na saray medical advice. E umpawil tayo at saray topic. Ari pantungtungan tayo nilira at saray manunaan ira. Ya sakit. Ya nagagawa natan at saray na kaplusan. Taong papaway at statistics at ate gagimira. Malapod na DOST. Sakay at saray limaran Pilipino. So walaan na atagay ya blood sugar. Saya ay diabetes. Si katuya sumampakapoy na sa immune system tayo. Tan si katuya so manunaan. Ya sengegan na saray ipapatay na saray diabetic. Lautla no, araya at natutukipan na satay COVID-19. Ang gaman wala ra so medisina, ya araya at ipreprescribe na saray doktor, walamat balat iramay tatawag ang tiran na epekto o dino disadvantage advantage to niya o wala ra'y nadalan irang parte na sa'y lamalaman tayo laulad sa'y art ay kabiyangan na sa'y internal part na yaaya at na aapiktuan wala ra'y natira sa kidney, natira sa puso, wanto ka man nira ya vital parts na sa human body. Wala mo't lararatan. So, ginawan scientific study. Nilira ada saya na ditan ada India. Scientific studies ditan ad India ng taon 2020. Balo niya. Ya agawan na research na Mikala and a colleague yung published International Journal Basic and Clinical Pharmacology. Bangbalot, mpapuway mat, yas ay nara extract. Ayay nara extract. At sika tumutya, so mampalutsab na sararatan ya blood sugar levels, yami parparamat at saratay metformin, diamicron, o antukaman nira tanya tatawag tayo, sina glixambi, linagliptin, nakiliraratan niya klasin tambal. Pero ayay nara-extract ya si katuya so tatawag nito yung ikarma at sa kimot niya yung mampaluksab na sa triglycerides ako bad cholesterol tan man increase na good cholesterol. Araya sa ipaliwawad si katuyo ng Dr. Glenn Soriano. Good morning, Dr. Glenn. Good morning, Orly, at good morning na naman dito sa mga nakikinig sa DWIC at yung mga nanonood sa live streaming. Good to be back again. Good to see here and see you all. At sana marami tayong matutunan uli. Okay? Eh, ito tama yung sinasabi ni Partner Orly. Itong yung mga tungkol sa diabetes ang magandang usapan natin ngayon. Yung sinasabi nila, 1 out of 5 Filipinos suffer from high blood sugar. Actually, yung statistics ng Department of Health o yung mga sinasabi nila, actually, yung lumalabas ng numero, matagal na yan eh. Mm-hmm. Over mga more than 5 years na yung mga statistics na yan, wala pa tayong mga updates. Eh siguro hindi ako magugulat kung sasabihin nila kung 1 out of 4 o 1 out of 3 na lang ganoon kasi marami nang diagnose na diabetic pero dahil sa takot din ng mga tao at saka kamahalan din ng paggamot sa hospital, magpakonsulta at mm-hmm. na yung mahahabang pila, karamihan ng mga pasyente diyan na hyperglycemic, yan yung symptom ng diabetes. Ayaw na magpa-check up. Mm-hmm. So kung talagang susuriin niya yung lahat ng diabetic sa Pilipinas, mas mataas talaga ang insidense. Kasi mas marami dyan hindi nagpapa-check up. So hindi nakakabilang dun sa mga statistics na mayroong hyperglycemia at mayroong talagang diabetes. Isang rason dyan na Dok, walang pera. Mahirap ang buhay. Oh, yung economic status ng mga tao ngayon na medyo hirap-hirap eh. So, hindi naman priority yung health, hindi nagpupunta sa doktor, hindi nagpapa-check up, hihintayin na lang yung grabe na, ayun, nasa dialysis na, ganun yan. So,
kung ngayon pa lang, dapat simple-simple, umpisa kahit na ayaw nyo magpa-check up, kung meron kayong konti simptomas na tatalakayin natin ngayon yung diabetes, magpa-check up lang kahit na konting blood test para malaman natin kung kayo in the danger zone na for diabetes. Mm-hmm. Para ma-prevent natin yung pataas na statistics ng Department of Health. Okay. Hawak ko ngayon dito ang isang medical certificate ng isang pasyente na 70 years old. Ito ay may diabetes, bahal siya diagnosis ng medical city. Ito ay may diabetes mellitus type 2. Mm-hmm. At lumalabas hypertensive emergency, hypertensive cardiovascular disease at hypokalemia. Okay. Una ay paliwanag ni Doc sa atin. Ano yung diabetes type 2? Okay. Diabetes mellitus type 2. Okay. Actually, tama. Merong diabetes classification type 1 and type 2. Wala naman siguro type 3 pa. Ganun. Pero ang general is yung type 1, karamihan lumabas yan bago nung pinanganak, meron ka ng diferensya sa pagsusunog ng blood sugar. Okay. Type 1 yan, parang sinabi, parang minana mo na yon. Uh-huh. Bata ka pa, meron ka ng diabetes. Ganun. Uh-huh. Yan eh. May diferensya yung mga nasalub ka pa ng tiyan, diabetes ka na. Ang karamihan nun, yung pamilya nun, yung nanay nun, etc., diabetic na rin. Mm-hmm. Kaya parang minana. Okay. So yung type 2, acquired yan. Mm-hmm. Yung habang usually lumalabas yung type 2 in yung later ages eh, young adult to yung older ages. Mm-hmm. Eh nangyayari yun because of yung environment, usually environmental and physical factors. Okay. Yung sa kung sabihin natin eh kumakain ka ng asukal every day for the last 20 years, pagdating mo ng 30 at 40, diabetic ka na. Mm-hmm. Yun ang type 2. Okay. Acquired. Nakukuha mo sa mga pagkain, lifestyle. Lifestyle, okay. Yan. Isang malaking bagay yung lifestyle na yan. Okay. Itong pasyente na ito na 70 years old, na-stroke po ito. Doc, binigyan nga natin ito ng wheelchair. Paano nagkakaugnay itong hypertension, cardiovascular disease? Yeah, magandang tanong kasi yan. Yan ang sinasabi ko, ang diabetes mellitus, hindi naman overnight nagdi-develop yan. Mm-hmm. Ang diabetes mellitus, nagdi-develop yan over a span of mga 5 to 10 years. So, ano pa lang eh, bata ka pa lang, mayroon na yan, hyperglycemia, pag yung mataas ang blood sugar level mo for extended period of time, medyo matagal, internal damage ang ginagawa noon. Ganon. Imagine nyo na lang kung meron kayong lason sa dugo over 5 years. Kung meron kayong lason sa dugo na nandyan na hindi naalis for the past 5 years, sisirain at sisirain lahat ng yung organ systems. Ganon. Kaya yung mga, yung ang tawag nga natin dyan overtime is chronic. So kung meron kayong chronic, ibig sabihin matagal na yan. Parang nai-imbak doon sa loob ng katawan matagal mo. Matagal na kayong may hyperglycemia. Matagal nang mataas yung blood sugar ninyo na hindi nyo alam. Ang ginagawa noon, sinisira yung sa loob ng mga ugat ninyo. Sa loob ha, hindi nyo nararamdaman yan hanggat nandyan na yan for 5 years. So yung sinasabi natin, yan ang lumalabas na sa laboratory yung mga check-up niya. Hypertensive siya. Nagiging, meron siyang heart disease, meron siyang neurological disease, meron siyang kidney disease. Lahat yan, produkto yan ng hyperglycemia for a minimum of 5 years na hindi nagamot. Yun okay. Na yan. So yan ang dangers ng hyperglycemia even before na mag-diagnose na diabetes. Okay. So hyperglycemia. Pag hyper, mataas. Pag hypo, mababa. Okay. So, mataas man o mababa, parehas din parehas may diferensya. Parehas din, dangerous eh. Oo. Kung hypo, masyado mababa ang blood sugar level mo, ang blood sugar ang source ng inyong energy para malakas, di ba? Kung hypoglycemic ka, below a certain level, manginginig ka na. Gugutumin ka na. Yun yung nararamdaman. Magkukulapse ka. Kung, kasi ang normal level ng blood sugar, yung pag tinecheck nyo, is 80 and to 120. Kung below 80 yung blood sugar level mo, pag chinek mo,
pag 80 and below, mararamdaman nyo, gutom na gutom, o kaya nangihina ka, o kaya nanginginig ka na. Eh, yun, marami nakakaranas nun, yung medyo gutom na, parating na doon hanggang sa nanginginig na yung kamay, hanap na hanap ng pagkain. Yun, okay. Yun. Mm-hmm. Hypoglycemia. Hypoglycemia. Ito naman, sa kanyang diagnosis, itong pasyenteng 70 years old, nakamonitor sila ngayon. Lumalabas dito, hypokalemia. Hypokalemia. Siguro, itong hypokalemia na ito, kulang sa, o sobra sa, kwan? Potassium. Potassium. Yes, yan. Kalemia, okay. Is potassium. Kalemia kasi, kung mga college pa, yung dumaan kayo sa chemistry, yung table of elements, ang tawag natin dyan. Mm-hmm. Yung K is potassium. Okay. And K in yung Greek alphabet, ano ang K is kalemia. Okay. So, potassium is kalemia. Mm-hmm. K. So, hypokalemia is low in potassium. Mm-hmm. Okay? Potassium, importante yan. Parang ang tawag natin, electrolyte, isa sa mga parabang nagtutulong sa kuryente ng katawan. Mm-hmm. Ngayon, kung masyadong mababa yung, baga sabihin natin, yung boltahe ng kuryente, ng bahay mo. Mm-hmm. Kung mababa ang kuryente, kikislap-kislap yung mga ilaw ninyo. Mm-hmm. Hindi aandar yung ibang appliances. Baka okay. Masira pa nga. Uh-huh. So, ang katawan, umaandar din dun sa potassium. Mm-hmm. Electrolyte yan eh. Kung masyadong mababa ang potassium, marami mangyayaring kapalpakan ng katawan. Hindi gagana ng tama. So, bakit nagkakaroon ng hypokalemia? Kasi, ang potassium, nire-regulate yan ng katawan at kung hindi tama ang pagsasala ng kidney, mm-hmm. tinatapon yung potassium. Ganon. So, magkakaroon ka ng hypokalemia sa mga may problema sa kidney, mga diabetic, at yung mga nagtatae, yung mga nagsusuka, nagkakaroon ng hypokalemia kasi natatapon yung normal na ng potassium tapos hindi pa napapalitan. Okay. So, hypokalemia is dangerous eh. Pwede ka magkaroon ng heart attack dyan sa hypokalemia. Mm. Kaya nga siya na ano eh, kaya nga siya na-atake. Oh, yun. So, well, maraming pwedeng maging sanhi ng atake. Mm-hmm. Pwede sa hypokalemia. Pwede sa talagang sira na yung ugat ng puso niya. Okay. Kaya mahina yung daloy ng dugo sa puso niya. Oh, yun. Kaya rin siyang inatake. Maari yung isa rin yun na ano, dahilan dahil chain smoker itong pasyente. Smoker. Okay. Oh, so lahat na 'yung symptoms ay connected 'yan sa 5 taon, at least 5 taon na mataas ang blood sugar niya. Mm-hmm. Ganun 'yon. So marami na nasira sa kanya. So 'yan ang sinasabi ko sa mga nakikinig. Alam niyo 'yung kailangan kung meron kayong family history ng diabetes o meron kayong symptoms ng hyperglycemia, magpa-check na kayo at umpisahan niyo 'yung pag-alaga ng blood sugar ninyo. Yung mga iba naman doc, pag kulang sa potassium, parang nauupos sa kandila. Matutumba sila na ganoon na lang. Yeah, kasi importante ang potassium sa maraming mechanism sa katawan ng tao. Mm-hmm. Kulang. Parang ang, yun nga, kung kuryente, kung sabihin natin, kung wala kang potassium, o masyadong mababa, para ka na short circuit. Mm-hmm. Na short ka sa ano. Oh, oh. O sabihin natin, isa, low bat. Low bat, oh. So, low bat yun, mahinang bacteria mo, kung sa tao, kung sa hypokalemia, low bat ka rin. Kulang ka sa potassium. Mm-hmm. Ngayon, eh kung sobra ka naman sa potassium? Ay, parang ganun din ang effects noon. Hyperkalemia. Okay. Hyperkalemia is mm-hmm. very dangerous din. Mm-hmm. So, ang isa sa mga unang-unang chine-check sa pag pumasok ka sa emergency room, kukuhanan ka ng blood test. Ganun. Kung alam nilang diabetic ka, kung may problema ka sa kidney, o kaya ang symptoms mo eh, nahihilo ka, nangihina ka, mga ganun, kukuhanan ka talaga ng blood test. Kasama doon ang potassium. Okay. Titingnan talaga ang level ng potassium. Mm-hmm. Ngayon, kung talagang nakita nila, ay, hypokalemia, i-injectan ka kaagad ng yung potassium. Mm-hmm. Merong intravenous na potassium. Ganun yon. Eh, kung sobra-sobra naman, ano po ang magiging epekto nun? Well, dangerous nga. Kailangan i-ICU ka, i-connecta ka sa monitor, bibigyan ka ng mga gamot na magpe-prevent ng yung pangit na tibok ng puso. Ganun. Mm-hmm. So, para kaya nga intensive care, monitor, kasi parang yan, walking time bomb ka. Any minute na nasa hospital ka o nasa monitor ka, pwede kang atakihin. Okay. So, gagawin na lahat ng doktor doon at sa mga nurses para i-prevent yung baka mangyayari.
Kasi kung nas, wala kasi emergency noon, hindi mo nakikita, bigla ka na lang tutumba dahil doon sa mga effects ng hypo o hyperkalemia. May mayroong mga gamot kaya nagkaroon siya ng hypokalemia. Mayroong mga gamot na ibinigay sa kanya para dito sa kanyang diabetes. Mm. Pero ito pala mga gamot na ito, nag-i-induce na maglabas na maglabas ng tubig, ihi ng ihi. So, diuretic. Doon siya nagkaroon ng hypokalemia. Well, hindi natin pwedeng sabihin na yun ang tanhi. Pero meron talagang yung gamot na tinatawag natin diuretic. Diuretic. Na nag-i-increase ng excretion ng potassium. Mm-hmm. Okay? So, ang pangkontra doon, ma-invento na naman yan sa medical world, sa pharmaceutical world, ang tawag din, potassium-sparing diuretic. Ganon. Kasi, meron talagang diuretic na... Ako po ay si Fred Arsene Jr., nakatira po sa Bunuang Dizet, Dagupan. Big sa katawan, mm-hmm. Diuretic. Okay. Kasi masyadong bloated, lumanas, kailangan tanggalin ng tubig. Mm. Ang problema dyan sa ibang diuretic, yung traditional diuretic, is hindi lang yung tubig ang nawawala, mm-hmm. pati potassium. Sumasama. Yun so, siguro. Meron, ano. Oh, meron ngayong gamot ngayon, ang specific niyan is potassium sparing diuretic. Kaya kung nai-induce dun sa gamot na yun, nilalabas na yung potassium, kaya nagkakaroon siya ng hypokalemia. Ganon. Okay. Pero, siyempre, yung doktor eh, merong yung pag-iisip ng doktor. Kaya nga siya naging doktor eh. Sabi niya, kailangan talaga mabawasan ng tubig sa katawan nito para mawala yung manas. Hmm. Eh, hindi ta available yung potassium sparing. Ito na yung emergency. Sige, gawin na natin yung potassium na wasting na medication para lang mabawasan ng tubig sa katawan. Mm-hmm. Meron naman tayong pangkontra sa low potassium. Bigyan naman natin ng gamot na potassium supplement. Okay. Kano, K-Juros, magano, pwede mm-hmm. naman per oram, pwede rin sa intravenous. So, binabalansin na ng doktor yan. Kailangan na bigyan natin ng diuretic, pero bigyan din na natin ng supplement na potassium. So, pwedeng sa IV, pwedeng kainin, pwedeng saging. Oo, yung saging. Yung saging na banana, hindi yung saging na... na ano? Saging na punti. Ito ngayon, dun sa pag-iinom niya ng gamot, na-induce siya na magbawas ng tubig kasama na ang potassium, ito yung sanhi ng kanyang pagka-atake. Well, low potassium. Ang malamang yung sanhi ng pag-atake. Pero nga sabi ko kanina, hindi natin pwede sabihin na yun talaga. Kasi yung sa condition ng pasyente... Magiging proximate yun. Yun ang proximate reason na... Kung sabihin natin namatay nga siya na inatake habang nandun sa emergency o kung saan man, tapos natake, autopsy, mga gano'n, kasama yung sa blood test. Pag sa oras na namatay siya, kinuha na ng blood siya, tapos nakitang hypokalemia, yun ang boss. Baka sabihin natin mismanagement na yun. Uh-huh. Kasi, dapat talaga inaalagaan ng medical staff sa emergency room ang mga simpleng basic na bagay yun. Ngayon, kung sa emergency room pa lang, hindi mo inalagaan yung hypo o hyperkalemia na first hour sa emergency room ka, ginagawa na yon. First hour. Kung yan ba nakaligtaan ng doktor or nurse na alagaan yon na emergency situation, ay subject to medical malpractice. So itong hypokalemia nito, kasama yan sa diabetes? Kasama na yon. Isa sa mga new symptoms ng yung complications ng diabetes. Mm-hmm. Hindi lang, pero kasama na rin yon. Ang daming complication ng severe yung diabetes. Kasi maraming sirang organs. Mm-hmm. Yung heart sira, yung kidney sira, yung liver sira, okay. Pati utak sira. Ganon. Mm-hmm. So, ang daming complications na lalabas yon. So, i-address ng emergency room staff, ang doktor, kailangan i-prioritize kung ano yung magiging immediate cause of death. Mm-hmm. Immediate cause of death will be cardiac failure or cardiac arrest or pulmonary failure. Ganon okay. Yun. Uh-huh. So, ano ang magiging cause ng cardiac arrest or pulmonary arrest?
yan yung mga electrolyte imbalances, okay, o yung fluid electrolyte imbalances. So yan ang priority management ng emergency room staff. Ano ngayon ang magagawa, maitutulong ng ikarma sa mga sakit na ito? Yan ang masasabi ko sa mga ano, huwag niyong gawing gamot ang ikarma kasi ikarma is a problem. Ang pangalan ko po ay si Julito Kilantang, 35 years old. Ako ay nakatira sa Upper San Vicente, Liloan, Cebu. Noon, yung the long run preventive, yung preventive na yan, mag-uumpisa on day one. Ang paniniwala kasi ng mga pasyente na may karamdaman, di ba, ang sinasabi nila, kapag ka nabigyan natin ng ikarma, after 2 weeks, bumaba yung blood sugar ko, gumaan yung pakiramdam ko, yung constipation ko, nawawala, maganda na yung pagbawas ko. So, ang ano ng tao ngayon, gamot na nila itong ikarma. Correct. Yun, sinasabi nila. Yung mga may-ari ng mga supplement na yan, yung mga pharmaceuticals, sa ano, bawal talaga sabihin sa mga publiko na ito ay gamot. Kasi, strictly speaking, para matatakan yung produkto mo na gamot, dadaan doon sa napakamahal na proseso, tinatawag nila clinical trials, etc., dadaan sa FDA, ang gastos yan, billion-billion eh. Ganon. Para masabi mo, ito ay gamot. Napatunayan ng mga authority na ito ay nakakagamot. Ganon yan. So, paano natin ngayon, Kwan, itong mga tao, paano natin maalis sa kanilang isip na hindi gamot ito? Dahil nakakagaling sa kanila eh. Yan totoo. Totoo yan. Yun yung ano nila. Sabi, ito ang gamot ko. Pero sinasabi natin na hindi pwedeng gamitin panggamot at hindi gamot, hindi pwedeng gamitin panggamot. Madali naman i-explain yan eh. Oh. Ang gamot, yung term ng gamot, ano nakakagaling sa'yo? Ganon. Yung asawa ko nakakagaling sa akin, asawa ko ang gamot ko. Ganon yan eh. So, it's the same thing eh. Ano man ang nakakagamot sa'yo? Kung ano man yun, isang tao nakakagamot sa'yo, isang bagay nakakagamot sa'yo, isang activity nakakagamot, lahat yun ay gamot sa sakit. Ngayon, para bang yung term na yan, yung sa pharmaceutical world at saka FDA, bago mo pwedeng tawagin gamot ang isang bagay, dadaan ka sa clinical trial. Mas magastos yun. Pero yung gamot ko, asawa ko, paano mo idadaan sa clinical trial? Gagamit ka na iba-ibang babae para masabi mo, hindi, mas nakakagamot sa akin yung asawa ko kaysa yung ibang babae. So, yun ang sinasabi natin. Ano ang nakakagamot sa'yo? Yung nakakapagaling sa'yo, yan ang gamot mo. So, hindi naman pwedeng itanggihan ng mga FDA yan na hindi gamot yan. Sabi ng tao, hindi, gamot ko yan. Kahit na hindi nyo aprubahan yan, yan ang gagamitin kong gamot ko kasi yan ang nakakagamot yun, sa akin. Yun, nakakagaling. Sa dami ng herbal products on the market, sabi mo, meron 100 herbal products, hindi mo pwede sabihin, limit mo sa ikarma, nakakagamot. Hindi, kasi marami akong herbal na sinusubukan. Ito, isa lang nakakagamot sa akin eh. Kahit hindi nyo pwedeng tawagin gamot, gamot ko yan. Yun. Tulad ni Mr. Fred Arsadon, na ito ay may diabetes, may prostate at liver issues dahil mataas ang kanyang blood sugar, 125. Nung gumamit siya ng ikarma, bumagsak sa 98 ang kanyang blood sugar. So pakinggan po natin yung patutuo ni Mr. Fred Arsadon. Ako po ay si Fred Arsadon Jr., nakatira po sa Bunuang Dizet, Dagupan City. Ako ay 55 years old. Ang mga sakit na aking nararamdaman po noong isang buwan ay mataas po ang aking diabetes. Noong nakaraang linggo ng June 17 ay umabot po ang aking blood sugar ng 126. Ang aking cholesterol ay napakataas din. At ang aking prostate enlargement ay malaking-malaki na at kailangan na raw operahan. Nagkaroon din po ako ng bato sa apdo at nagkaroon din po ako ng sakit po sa liver cyst. Nung uminom na po ako ng mahigit 2 linggong pag-iinom po ng ikarma, naramdaman ko po na umaan ang aking pakiramdam. So,
nagpa-check po ako ng aking blood sugar. Itong June 27, ang aking blood sugar ay umabot na lang po ng 98. So, malaki pong ibinaba ng aking blood sugar. So, ang aking prostate enlargement, 58 dati po noon, ngayon po ay naging normal na po ng 25 sa edad po pong ito. Maliit na lang po ang aking cyst doon sa liver. So, inayahan po kayo na sa lahat ng mga nakikinig, lahat ng mga kaibigan po at mga kapilala, na subukan po natin ang medikasyon ng e-karma upang makuha po natin ang benepisyo na manggagaling po sa NARA 3 upang at tayo ay maging malakas, malusog at makapag trabaho po ng mausay. Okay. So, ang dami palang karamdaman itong si ano, Mr. Fred Arsadon. Yes. O ano yung sinasabi niya rito? May diabetes, may prostate, at liver issues. Ano ba yun sa liver? May tumutubong laman o cyst? Hepatic cyst. Marami naman hepatic cyst. Ang, actually, hindi naman rare yan eh. But kung operahan natin lahat na may mga sakit sa liver, baka makita natin, hindi pala unusual yung hepatic cyst eh. Pero yung hepatic cyst, hindi naman in itself na dangerous eh. Mm-hmm. Mawawala na rin yung kusa yan kung magandang pag-alaga mo ng liver mo. Ganon. Para bang tagyawat din? Right, siyempre, yung tagyawat sa muka, fatal ba yan? Dangerous? Hindi naman. Alagaan mo lang, mawawala din yun. Parang sa loob ng katawan natin, mayroon mga cyst. May liver cyst, may ovary cyst, may kung iba-ibang cyst nga eh. So, alagaan mo lang yun. Tama ng pag-alaga ng katawan mo, yung cyst na paminsan-minsan lumalabas, mawawala din yun. Mm-hmm. So, anong naitulong na ikarma dito? Well, ito na ang gusto kong i-emphasize dito sa ito si testimonial ni Mr. Fred Arsadon is bago kami nagkakilala nito si Fred Arsadon, marami siyang kwento sa akin na sakit niya. Na-enumerate na nga yan eh. Mm-hmm. Mataas ang blood sugar niya para na natatakan din siya ng diabetic noon. Okay, before na siya matatakan ng diabetic, alam na niya na meron siyang prostate enlargement. Alam na niya na meron siyang kidney stones. Alam na niya na merong hepatic cyst. Okay? Ganun yan eh. So, yung general condition niya is parang yung katawan niya bagsak. Yung energy level bagsak. Yung kanyang pakiramdam, yung kanyang psychological situation is bagsak. Ganun yan eh. Okay. So, anyway, nirecommend ko sa kanya, well, para bang ang akin, yung underlying cause ng lahat ng nararamdaman niya is yung blood sugar niya is mataas. Ganon. Kasi yun ang symptom ng isang diabetic. Kung mataas lagi ang blood sugar mo, una-una parang nangihina ka. Okay? So, other organs affected or have been damaged. Okay? So, sinubukan niya lang talaga. Amazingly talaga, which is the same effect na nararamdaman na marami na gumagamit na ikarma is over a 2-week period, bumababa to normal levels ang blood sugar. Ganun yan. So, yung in the process na yon, within a 2-week period, kung bumaba ang blood, na-maintain na mababa ang blood, normal levels, hindi mababa, normal levels ang blood sugar compared to previous, gumaganda ang takbo ng katawan. Okay. Ang isa pang rason ng yung gumagandang katawan is, isang malaking bagay doon sa may sakit is yung inflammatory process sa loob ng katawan. Mm-hmm. Maraming inflammation yan. Kasama dyan yung prostate niya. Maraming inflammation ng prostate, yung kanyang liver, yung kanyang kidney, puro mga pamamaga yun. So, ang mangyayari dyan at gagawin ng ikarma is tatanggalin yung mga inflammatory processes lahat ng buong katawan. So, pag natanggal yung inflammatory processes, pati blood sugar bumaba, mararamdaman ng consumer ng ikarma ng overall, lumalakas ako ha, gumaganda, hindi na yung, marami tayong testimonya na ganon. Mm-hmm. So, isa pang binanggit niya, hindi naman na-mention dito, pero na-mention,
gumanda ang tulog niya, gumanda yung pagbabawas niya ng regular na, hindi na siya naging constipated. So, in general, yung tawag ko dyan sa term niya, is psychosomatic improvement, overall improvement ng katawan mo, overall improvement ng general health mo, papunta dun sa pabalik sa normal. Okay. Yun ang nangyari kay Fred Arsadon. Oh. Pakinggan din natin itong mag-ina, si Julito at Julita Kilangtang, na ito ay mataas din ang kanilang blood sugar from over 500. Andas naman ito. From over 500. Emergency na yan eh. Naging 138. Uh-huh. So, ibig sabihin nito, nasa ano na? Maraming palagay ko nangyari. Kailangan malaman ko yung kwento niya. Kasi ako as a traditional doctor, kung sabihin mo 500, naging in 2 weeks, naging 138. Sabi ko, ako para gusto kong imbestigahan ito kung totoo ito. Pero yan, sinabi niya, wala na siyang ibang dinagdag na gamot. Wala na siyang ibang ginawa kung hindi ikarma lang ang dinagdag every day for 2 weeks. So, yan ang parang ebidensya demonstrating the power ng ikarma over yung fasting blood sugar. Babagsak niya talaga. Ganun. So, aside from yung chemical power ng ikarma, siyempre, ina-advise din namin yung mga ganong pasyente, avoid stress, more exercise, and bawasan mo yung sugar. So, yung kombinasyon na yan, sa palagay ko, ang ginawa nitong, ano to, itong consumer. So, pakinggan na lang natin itong... Okay, pakinggan natin yung testimony ni Julito and Julita Kilantang ng Cebu City. Ang pangalan ko po ay si Julito Kilantang, 35 years old. Ako nakatira sa Upper San Vicente, Liloan, Cebu. Noon, yung ang katawan ko mabigat, hindi ganda kilos. Tapos yung paningin ko may diferensya na, hindi makita ng malayo. Yan lang. Pag-take ko ng ikarmati, feel ng katawan ko na okay na, hindi na mabigat, hindi na puyat, at hindi na rin paningin ko mawala-wala, malinaw na yung paningin ko. Yung nakatika ko ng ikarma, sa 2 linggo, nag-sugar test ako ng 342. Sa pagbalik ng sa 2 linggo, 248, malaki ang binaba ng sugar ko dahil sa ikarmati. Malaking pasalamat ako sa ikarmati. Okay, bata pa ito si Julito. Si nanay naman, pakinggan din natin si nanay kasi ang kanilang blood sugar bumagsak ng 138. O iba yung pinapasok mo dito. Baka magdadala ng barilyon. Iba yung pinasok mo. Nakakatakot itong si Ka Edwin. Iba yung naipasok niya eh. Isa lang ba yan o dalawang testimonya? Julito and Julita eh. Pero wala si Julita. Julito lang yung lumabas. Mayroon siyang naipasok na iba na... Julito yan eh. Blood sugar din yan eh. Mm-hmm. So, mahina ang kanyang paningin. Tapos... Nanghina talaga. Oh. Over 2 weeks, umiinom siya ng ikarma. Lumakas daw siya at lumiwanag ang paningin niya. Mm-hmm. So, sa akin lang, interpretation ko lang din is yung inflammatory process, pati mata niya, parang mga namamaga nung may tubig. Tsaka, yung nawala na yung tubig, luminaw yung paningin niya, lumakas pa siya. Okay. May tanong dito si Doji Cadenas Piumantes. Sabi niya, ilang beses dapat inumin ang ikarma sa isang araw? Good morning, Doji. Salamat sa iyong pakinig dito. At ang ikarma, wala naman isang fixed dosages. Parang katulad ng ibang supplements. You can take 1 capsule a day or you can drink 1 cup of tea a day, okay? Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloa. Effect. Ang sinasabi namin, you can take 3 capsules a day with meals, morning, breakfast, noontime lunch, at saka evening with dinner, okay? And same with yung tea. Timpla kayo ng tea, you can drink tea 3 times a day. Pero the equivalent is 1
2 cups of tea a day is equivalent to 3 capsules a day. Okay? So, ito history ng ano namin for the past 5 to 10 years actually, maraming nakukonsume na Ikarma. Yung meron kaming consumer na 1 capsule a day, and this consumer experiences yung general improvement. Ganun, 1 lang a day, ganun. So, meron din tayong mga consumer na 1 cup of tea a day, parang dagdag lang, okay din ang pakiramdam, okay? Meron tayong mga consumers na merong mga malubang sakit, may mga cancer, may diabetes, may arthritis, etc. Dami. So, ang sinasuggest ko lang is try the para bang optimal dosages. 3 capsules a day or 2 cups of tea a day for at least a month. Tingnan na ang effect sa inyo. Ngayon, kung ang lumalabas kasi talaga after 2-week period, marami nagko-call, nagfi-feedback na naramdaman na ang effects ng Ikarma in a 2-week period. Kaya kami gumawa ng program to verify na yan ay totoo. Eh maraming feedback na sinasabi totoo yan, within a 2-week period mararamdaman mo effects ng Ikarma. Okay, ito na si Julieta Kilantang. Si Julieta Kilantang, 35 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, yung sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa Ikarma. Dahil sa Ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa Ikarma. Okay. So bakit biglang ang laki naman ng ano ng pagbagsak ng kanyang blood sugar from 500 plus? Well, yan ang kwan eh. Yan ang amazing dito sa ano sa Ikarma. Mm-hmm. Ang malaking question ko sa Ikarma lang ba talaga ang gumagawa niyan? Okay? Pero usually, well, walang yung traditional na endocrinologist yung doktor na nag-aalaga ng diabetic, hindi maniniwala diyan. Maniniwala dyan kung bigyan mo siya ng ebidensya na talagang ginawa yan. Well, ako wala akong maibigay sa kanya kung hindi lang itong ginagawa namin eksperimento sa mga may inom. May inom talaga niya for 2 weeks, yung sinasabi namin. Tapos, initially, chine-check yung blood sugar. Yan initial check sa kanya, 568. Tapos, after 2 weeks na yung strictness sinasabi namin sa kanyang gawin niya, umiinom ng Ikarma every day. Yeah, after 2 weeks, chine-check uli yung blood sugar. Mm-hmm. Ito, fasting blood sugar yan eh. Ganon. So, babalik siya. Eh, chine-check talagang mababa. Not normal. Hindi naman normal na normal. 138 still borderline high. Ganon eh. High talaga yan eh. Pero borderline low high. Parang sinasabi ko dyan. Okay. So, kung itatry kong explain yon in medical, scientific manner kung paano, mahirap eh. Mahirap i-prove yan. Okay? So, ako, sasabihin ko na, meron siyang isang bagay doon na sinabi niya, nag-improve sa kanya. Mm-hmm. Sabi niya, dati siyang constipated. Tapos ngayon, hindi na. Okay. Na-improve yung kanyang... So, kasama na siguro yung mga toxin doon na yan, umabas. Yun ang sinasabi ko. Okay. There are several mechanisms na ginagawa ng Ikarma to improve blood sugar levels. Malaking bagay yun, yung relief of constipation. Kasi maraming nare-reabsorb doon sa yung dumi ng tapag. Pag hindi ka nagbabawas araw-araw, hindi ka rin nagbabawas ng dumi toxins at saka sugar, nare-reabsorb yan sa dugo. Yan eh. So, isang bagay yon. Ngayon, ito Ikarma, kung lagi ka nagko-consume, bumabalik yung lakas mo, energy. Kung bumalik yung lakas mo, mas malimit kang lumalabas nag-exercise. Mas maganda yung kain mo at hindi ka nag-ano na mga yung kung stressful ka, kung lagi ka nag-iisip, nagbubugnoting ka ganon, lagi kang stress, laging tumataas ang blood sugar mo dahil dun sa cortisol. Ganun yon. So, stress hormone yon. So, ang ginagawa ng mga consumers na Ikarma, nakakalma na. Gumaganda yung pagbabawas. Bumababa yung blood sugar at gumaganda yung pag-iisip. So, in general, overall, tune-up and healing ang nangyari. Yun. Last Sunday, nung nag-jogging po ako, nakasalubong ko si Mr. Virgilio Andungo, nakapag-usap ko eh. Sabi niya, nag-reduce na siya ng mga
gamot niya for hypertension. Mm. At dito na lang sa ikarma siya. Talaga, oh. Oh, kasi parang may epekto talaga na parang dati-dati ang blood pressure niya ang taas eh. Mm-hmm. Oh, nung nag-ikarma siya, bumaba yung pressure niya. Binawasan din niya yung mga gamot niya sa kwan. yan ang maganda. System. Yan ang maganda nangyayari sa mga ikarma consumers eh. Kasi nagkakaroon sila ng confidence in ikarma to continue yung consumption ng ikarma because yung nararamdaman nila in effect maraming na-improve. Nababawasan yung chemical na gamot, nagiging natural, nababawasan yung gastos sa gamot kasi mas mura ikarma. Mm-hmm. So, na-encourage sila to maintain yung health naturally. Okay. So, yung kasama ng pagja-jogging, paglalakad, ma-i-improve pa ng ikarma yan kasi ini-improve niya yung energy source ng isang tao. Kasi kung maganda yung pag-iisip mo, kung maganda yung katawan mo, kung maganda yung tulog mo dati, kung maganda yung bowel movement mo, yung katawan mo in general, gumaganda, mas maganda yung outlook mo, mas kalma ang pag-iisip mo, bumababa ang stress mo, total improvement, pati blood pressure mo, nagiging normal na. Okay, itong mag-asawang si Edgar at si Risa sa mga Ardan, sabi niya, user kami ng capsule at tea. At nakikinig kami ngayon, sabi. Okay, thank you. Salamat sa pakikinig ninyo. Sabi naman dito, Dr. Glenn, matagal na po akong umiinom ng ikarma, kaya lang isang capsule bawat araw. Okay na po yung constipation ko at uric acid ko na rin po. Pag CR ko, ang tanong ko po, okay po ba ang isang capsule isang araw kasi mahirap po ang buhay ko. Si Danny Flores ng Lasip, Calasiao. Yes, maganda yung statement nyo yan. Okay na okay, one capsule a day as a maintenance form. Kasi, yun nga, ang sinasabi ko sa explanation ng uric acid naman, ang uric acid is not a reflection of yung disease, yung matinding disease. Uric acid is a reflection of cellular damage. Kasi kung ang cells nyo sa katawan nyo is million, baka billion pa nga ng cells na isang human body. Mm-hmm. Kung pumutok yung isang human cell, lalabas yung uric acid. Kasi yan ang reflection of cellular damage. Yung bang cells ng katawan, kung sabay-sabay na 1 million cells na nasira, kung ang laman ng isang cell may uric acid, times 1 million ang uric acid. Kaya tumataas. Mm-hmm. So, ang ginagawa ng ikarma, kaya bumababa yung uric acid, pinoprotektahan niya ang cell membrane para hindi pumutok, hindi pasukan ng virus, etc. mga yung nakakasira ng cell. Di mas maganda kung 3 times a day. Kung 3 times a day, mas maganda protection mo. Uh-huh. Kung once a day, meron kang protection. Mm. Yung sinasabi nila, antioxidant protection. Yung mga ibang tao, hindi naniniwala sa antioxidant. Pero, ayun, yung hindi naniniwala na 40 years old, marami nang sakit yun. Kung maniwala ka, 20 years old ka pala, mag-antioxidation ka, supplementation for the next 10 to 20 years. Pagdating mo ng 30, 40, wala kang sakit. Yan on yan. Okay. Naprotektahan mo sarili mo. Dulad ni Mr. Jerry Villamil, gumagamit ng ikarma na wala lahat yung mga arthritis niya, sakit ng katawan niya. Akala niya magaling na siya. Oh. So pinaspasan na naman niya yung kanyang lifestyle. Oh. Ngayon bumalik na naman yung mga kasukasuan niya. Babalik na naman siya sa ikarma. Yan ang sinasabi. Ikarma is an aid to restoration of normal processes. Eh. Mm-hmm. It's not an emergency medication na kung minom ka na isang linggo, bigla mawawala ang sakit mo. Maintenance lang ito. Ganun yan. Okay. So, meron din tayong pasyente rito na sinasabi sa akin, mula nung uminom na ikarma, nung nagumpisa siya for 2 weeks, nawala asma niya. Ang nagka-problema, katulad na sinabi nyo, alam mo, hirap ang buhay, hindi naman yun. Araw-araw may pera. Mm-hmm. Ito, testimony ng pasyente natin dito, no? Minom ng ikarma for 2 weeks, na wala asma niya. Yung pumunta dito, nung last Saturday, dalawa yung anak niya, nakadala niya. Di ba, asma. O nung naubos na yung binigay yung 1 box, nung naubos na niya, naman uli yung asma niya. Kasi hindi niya tuloy-tuloy ang kanyang paggamot. Yan ang sinasabi ko na huwag niyo asahan na kung meron kayong long-standing asma na nasa inyo na for the past 5 to 10 years, huwag niyo asahan na itong ikarma, gagamutin niya within the next 2 weeks. Ganun yan. Kailangan bigyan niyo ng time na humilom yung asma ninyo. That will take mga 1 year. So kung every day inom kayo ng asthma for 1 year,
pwede nyo subukan ang bawasan ng anong ito. Baka nga mangyari hindi nakainom, pero hindi ko igagaranti yan. Ang sinasabi ko nyo, mararamdaman nyo yung benepisyo ng ikarma sa asthma within a 2-week period. Pero huwag nyo itigil yan kasi babalik at babalik. Oh, kaya nandito yung isang pasyente natin, babalik kukuha ata ng ikarma. Ayun nga, kasi nawala yung sakit daw ng dibdib niya eh. Oo, nawala kasi uminom. Ngayon, kung itigil mo, at sabi ko, prematurely, hindi dapat itigil kasi nakakatulong. Pero kung bumalik na naman ang asmo, lalala na naman yan, start from zero ka na naman. Okay. Ito naman si Mr. Boy Almohuela, 66 years old, presidente ng Tricycle Drivers Association, TUDA. TUDA. Sabi niya rito, mabuti at may retail na na ikarma sa parmasya. Bumili ako tigsa 10 tea at 10 kapsul. At mabuti nakikinig ako sa programa nyo. Ngayon, na-try ko ang ikarma, normal na ang pagbawas ko. Maraming maraming salamat sa ikarma at kay Dr. Glenn Soriano from Boy Almohuela, 66 years old tricycle driver. Salamat Boy at sa inyong mga testimonya at sana tuloy-tuloy ang pagaling mo at lakas mo at sana tuloy-tuloy din ang lakas ng kita mo sa tricycle. Epekto din ng ikarma. At tuloy-tuloy mo rin ang pag-take ng ikarma. Sabihin niyo sa ibang tricycle driver, pampalakas ng income yung ikarma. Yun. Para malakas ang katawan yung pumasada, correct, kailangan mag-ikarma. Yun, ang gamot dyan, ikarmatize mo. Ikarmatize. Ayan. Huwag ka lang gagawa ng mga kalukuhan dahil makakarma ka rin. Sobra na po tayo sa oras. Marami pa tayo dapat pag-usapan. So itutuloy po natin ito sa susunod na Sabado. Yes. Makakasama uli natin si Dr. Glenn. Anong pitsa yun? 21. Wala po tayong bakasyon. Ha? Hindi tayo magbabakasyon. Nung last Saturday lang, si Dr. Glenn nasa Maynila. Sa dami lang kasi ng mga kanyang inaasikasong pasyente. Kaya, ayun, busy-busy si Dr. Glenn. Meron nga good news na premature. Ayoko masyado. Pero may bagong lang, research na naman, ano? Hindi lang research eh. Kasi itong mga big pharma ngayon, lumalapit ngayon doon sa ikarma at gusto na nilang gawing gamot ito. Yun nga eh. Yun sabi ko. Tatanungin ko sana kanina, mayroon na bang nag-o-offer na gawin na natin to sa clinical trial at yung mga drug manufacturer? Well, ako medyong kontra ako dyan eh. Mm-hmm. For the same reason na ang ikarma ay isang company na tumutulong sa masa. Yun. Ganun yan. So, nakaka-benefit ang masa dito sa produktong ito. Ganun. At saka presyo din niya, presyong kaya ng masa. Mm-hmm. Kung gagawin natin itong gusto nang gawin ng big pharma ito, yan dadaan ngayon sa clinical trial. Ayun. Dadaan sa lalakas, lalaki at biglang magiging sikat na gamot ito. Katulad ng ibang gamot na nabibili mo sa pharmacy, sikat yan eh. Popular na, magaling talaga yan. Ngayon, isipin nyo yan, kung dadaan itong ikarma dyan, magiging gamot na yan, alam nyo yung presyo ng isang capsule na 8 pesos? Baka magiging 16 pesos, 20 pesos ang isa? Ay wala na, magpapaalam na lang ako sa inyo na umiirom na ikarma kasi hindi nyo na kayang bilhin. Uh-huh. Eh doon na lang tayo sa simpleng, hindi alam nyo na mabisa yan, inumin nyo na lang, ganun lang. Huwag na kayong umasa na aakyat yan sa mga rangko ng mga gamot. At kasi kung umakyat doon sa rangko ng mga mamahaling gamot, aakyat din yun ang presyo. Hindi nyo na kayang bilhin yan. So, ang importante, pag nasubukan nyo kung anong epekto. Correct. At mararamdaman nyo kung ito nga't nakakagamot sa inyong... Kasi amazed din ako sa mga yung nasasalubong ko, yung mga tao. Meron ako nakausap na naman na last week na yung bilihan ko ng mga piyesa sa sasakyan. Sinabi niya, inintroduce ko kasi na diabetic family. Sinabi ko, try nyo ikarma. Ay, Doc, ikarma ba? Iniinom ko yung 10 years ago eh. Hindi ko na kasi nawala sa merkado. Totoo yan eh. Oo. Ang ikarma, binibenta ni Virgilio Acarma more than 10 years ago. Marami na umiinom. Bill, di nun namatay na siya. Hmm. Nawala na yung produkto sa mercury. Katatawon, itong owner ngayon, user siya for 10 years nung na-invento pa yan. So ngayon, sabi niya, hindi pwede mawala ito sa merkado kasi mabisa talaga.
So ngayon, yan yung pinapalago na namin. Yun. Kasi ginamit din niya eh. Ginamit niya. Yun din ang nakagaling sa kanyang karamdaman. So yan siya, testimonya siya ng product na binibenta niya kasi nakita niya lahat ng laboratory niya at his age, nasa 65, 70 na, ganon, makikita mo na yung laboratory results niya para bang bata eh. Mm-hmm. Lahat ng x-ray, para bang walang sakit. Ganon. Tulad ng father nyo na 96 na. Oh, 96. No. Oh. Yeah, puro normal eh. Oh. Ay, mainom din, ganon. Occasional. Tapos, yung prostate niya, hindi na rin lumaki. Oh. Maganda yung exercise level niya. Miskin nakabaston na, nag-touristo pa sa Amerika, nakababalik. Sabi ko, palagay ko lang, karma ang nagme-maintain yung kanyang yung overall yun. Health. Eh. Okay. So, yun. Marami na tayong kwan. Subukan nyo. Wala namang mawawala sa, mas marami pa yung kayong benepisyo na makukuha kung gagamit kayo ng Ikarma. Okay? So, next week ulit. Magsama-sama tayo sa mga medical advices at yung mga pasyente natin. Oh, may gamot din kami dito. Butika sa radyo. Project po yan ni Councilor Dada Rina Makalanda. Okay. Kung mayroon kayong mga resita, baka tingnan natin dito kung kasi maraming gamot dito na binibigay po natin. Kasama na yan pag nag-pre-prescribe na dito si Dr. Glenn. So kasama namin sa technical side si Edwin Inong. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa amigo yo si Orly Navarro, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa 40 preschoolers na malilikot po. Isang araw, wala na akong sigla dahil na naramdaman ko na ako ay nanghihina kung minsan. Magiging bugnotin ako sa mga bata. Pagdating ko sa bahay, gusto kong kumain, wala po akong gana. At saka, hindi po ako makabawas ng tama. Kaya sumasakit po lahat ang mga balalibag ko. At marami pang ibang nararamdaman ko. Isang araw po ay nakinig ako po sa radio. Kasi mahilig po ako nakikinig sa radio po. Nandyan po si Sir Orly. Doktor, sabi niya, maraming sa kayong pasyente dyan sa labas. Naghihintay po sa inyo. Nabanggit po si Dr. Glenn Soriano po. Na palaging ikarma ang sinasabi ng mga pasyente na narinig po. Para mag-interest kami dyan po, yan na po siguro ang gamot na hinihiling namin na makatatambal po sa aming sakit sa katawan. Sa more than 2 weeks na paggamit ko po ng ikarma, naramdaman ko po na gusto ko nang kumain. At parang sumasakit po itong mga balarumag ko na gusto niyang talagang pilitin ako na magbawas. Nung nakabawas ako, ay nakaginhawa na ako. At saka itong mga sakit ng karaman ko, yung mga maging bugnotin ko, gumaan po ang pakiramdam ko. Mula noong namit ko po ang ikarma, hanggang ngayon po, ikarma na talaga po ako. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at Capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Paulinimen. Mabisa ang Paulinimen, may sikat mo extra ingredient. Mabisa ang Paulinimen at Paulinimen. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alblitz Paulinimen. If symptoms persist, consult your doctor. Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga powerline materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco.
Jacques Michel Drew, may isa nga negosyante. God will reward your obedience. Isu nga, puti pusok nga nag-adal ti sa una. Kayak iti umadani nga church planting dito'y Baguio. Gapu ti pigsa, gapu kenyana. Healthy lifestyle, proper diet, ken MX3 capsule. Iti pudno, natural, ken original. Mapagtalkan talaga. I am taking care of my body with MX3 as I serve God wholeheartedly. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa... Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Hala ay, bilang inhenyero, napaka-busy ka sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ka. Sumasakit na ang tagilira, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care! Kidney Care! Ang flying connection ay isa sa mga ipinagbabawal ng RA7832, ang batas na nagbabawal na magnakaw ng anumang mga powerline materials na kung saan ang isang napatunayang lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta ng malaking halaga. Isang paalala mula sa pamunuan ng Sentelco. Siak ni Clary Gallardo, may isa nga fitness instructor. Doble nga panaganad iti masapul tata. Isu nga, napigsa nga pamagi iti masapul tayo. MX3 capsule with proper diet and regular exercise. Ganado ak everyday to guide my students gaputa iti MX3 at daan iti alpha, beta, and gamma nutrient. Kadwakon manipod idi. Bilibak ditoy! MX3 helps me look forward in doing what I love the most. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng MX3, tunay, natural, at original. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking Ikarma ng June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa ano, talaga makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako. Para ako nauupos na kandila, hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng Ikarma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking Ikarma. Ah, ganun ba? Sige, ito.